Welcome back for another Wireless Gaming Mouse Review. Ako po si Tito Gaming at ito po ang Sprime PM1 Wireless. It's a very interesting performance-based wireless gaming mouse na may gustong patunayan sa gaming scene. According to other posts and reviews online, iisang company daw ito sa Ninjutsu na widely known pagdating sa kanilang Katana Superlight, Ninjutsu Sora releases, mousepads, etc. etc. So para siyang sub-brand na may ibang goal or iba yung atake sa gaming space, taliwas sa pattern na ginagawa ngayon ng Ninjutsu, which is very acceptable naman. Kasi pag sinabi natin Ninjutsu, automatically katabi na ng Pulsar, ng Lamzu, or Glorious, and Endgame Gear. So medyo sakal or saturated yung market doon. Kaya yun yung nakikita kong approach na gusto nilang magpatuloy sa brand na ito. The packaging is quite good compared sa mga Ninjutsu gaming mouse releases. Andito yung Type-C para cord charging cable, then dongle receiver combo, textured grip tapes, extra size ng PTFE mouse gliders, prime stickers, at yung gaming mouse mismo. Medyo may kamahalan nga lang yung release na ito. At time of recording, naka-up ito sa website nila mismo ng 6,900 pesos. Emphasize ko lang din na this gaming mouse is 8,000 Hz falling rate capable naman. Yes, pero kailangan nating bilhin separately yung high falling rate dongle for that wireless tech. Sa current market kasi ng mga high-end brands, usually 5,000 plus or 6,000 pesos plus kasama na yung high falling dongle upgrade. Laruhin ko lang na kahit malaki yung kasamang dongle receiver nito out of the box, hindi pa agad yan 8,000 Hz falling rate. So bakit medyo mataas ang price tag na Sprime PM1. Okay, gawa lang naman ito sa fiber composite material which is not common sa current market ngayon. It means saksakan ng gaan. On my scale, naglang lamang po ito ng 46 grams which is big deal sa panahon ngayon dahil wala tayong makikitang compromise or cutout sa design ng shell. From top to bottom, it's a one-piece solid design. The quality and structural integrity is very very impressive. Technically, alam mo magaan siya, yes, pero yung term na how it feels on hand, wala kang mararamdamang nipis sa entire frame material. Pati yung side grips na pinaka-dinidependehan natin mga gamers, ang kapal at ang rigid sa pakiramdam. Naka-encounter ako ng ganitong positive vibe ng thickness actually sa Pulsar X2 noon. Ang tawag ko nga dun is parang double wall yung tibay. Pero 52 grams iyon. Again, dito 46 grams at 45 grams naman yung nakikita kong initial weight ng black version nito sa ibang reviewers. Kaya I am looking forward to other brands na i-embrace sana yung ganitong klaseng material sa mga future releases din nila. The design is kagaya rin naman ng usual approach na ibang mainstream brands ngayon, clean and minimal. Less is more. Ika nga, ultimo yung DPI button, wala dito, no? To literally cut the weight talaga. At dito papasok yung web-based software nito para sa mga adjustments na gagawin natin. Sprime Memory Manager kung tawagin. Which is also a huge thing kasi hindi na natin kailangan mag-install ng software mismo sa system unit natin. Less yung bloatware syempre, no? At saka sakaling nasa ibang PC or lugar ka, punta ka lang sa website nila. Kompleto naman lahat ng options sa familiar na tayo. Meron din itong competitive mode, it means nakakick in yung the best settings possible for ultra low latency and stability na kailangan natin in-game. Keep in mind na medyo magiging power hungry nga lang kapag naka-enable itong mode na ito. Sa mga interesado, 82 hours yung stock configuration ng battery life nito. Moving forward, this is an ergonomic shape gaming mouse, it means for right-hand users. Inspired ito sa Logitech G307 which is one of the best-selling ergonomic shape gaming mouse na proven na sa gaming space. Upon checking sa dimensions, para siyang mas compact and mas gentle version ng G307. Or I should say, trimmed down version talaga na for sure hit or miss ito sa iba na may fanbase na ng shape and comfort na isang G307. So it's up to you na lang, no, to decide. Ganda naman kasi yung ginagawang move ng mga brands lately para hindi masabing 1:1 clone or ginaya. Pero safe at safe pa rin yung kalalabasan ng gaming mouse release nila anuman ang mangyari. For my hand size na 17.5cm or technically small to medium, the overall outcome of this shape is masasabi kong ito na yata yung pinaka-proper definition ng isang gaming mouse na parang natural extension lang ng kamay natin. Hindi siya super bulky and large aggressive ergonomic shape na design language or signature ng iba. Kung makikita nyo, curvy and sexy yung left side grip para sa thumb natin, pero yung pinaka-flare or tilt pa kanan ng top is again sobrang gentle lang. Meron siyang matambok na bilugan na feeling dito sa top hump under our knuckles na nagtatranslate ng stability habang ginigrip at ginagamit ito, and that's it. Actually, hindi mo talaga mararamdaman na ka-ergonomic shape ka sa back palm area. Sapat na yung palm contact na ito para magawa mo pa rin yung lahat ng grip style na gugustuhin mo. Guaranteed na parang ambidextrous shape pa rin. Kung titignan natin maigi yung front flare lang talaga yung nagsasabing ergonomic shape ito. All in all, I like the shape a lot. Pabor, again, sa kagaya kong small to medium lamang ang hand size. Komportable siya pero kaya mo pa rin maging aggressive. Perfect term din siguro is para siyang ambi and ergo shape hybrid. Kung titignan talaga natin maigi, para din siyang Logitech G Pro X Superlight na may glimpse ng Logitech G307 shape and profile. At another consideration
consideration para dito is kung nalalakihan ka na sa Lambs of Thorn, safe ka mag minus 1 ng size papunta dito. Nonetheless, it's a very universal shape and size to try. The texture quality is somewhere 8.5 out of 10 muna siguro. Halos wala siyang pinagkaiba sa Ninjutsu Sora 4 King Air na may decent amount of grip lang, pero yeah, hindi naman nakakabitin yung pagka-premium niya sa mata at sa balat. Moving on, 1 and 2 buttons are equipped with Omron optical switches, which is my favorite optical switch feel and performance. Ito rin yung nakalagay sa Ninjutsu Sora 4 King Air na talagang pinuri ng marami. Sobrang clicky niya tumunog pero light pa rin sa pakiramdam. Tight din yung implementation nila ng pinaka-clickers mismo, walang side play at yung pre and post travel is barely noticeable. Nagustuhan ko yung rubber material ng scroll wheel na ito. Soft siya sa balat, silent, and at the same time stable naman yung pinaka-scrolling performance. Being nitpicky nga lang, medyo nabababaan ako ng bahagya sa height nito. Wish ko nakaangat sana siya ng bahagya or nilakayan nila mismo yung size ng scroll wheel. Side buttons are spammable, maganda ang size and distance para sa right thumb natin, effortless gamitin. Sa ilalim, 4-corner PTFE skates at isang stabilizer sa gitna. Kung hindi kayo satisfied sa gitong 4-corner design, may extra namang larger skates option na included na out of the box. For me, sinadya nila na medyo balance yung overall gliding feel ng mga ito para mag-contribute ng stability, lalo na kung ganito lang rin naman tugaan yung entire frame. I'm not sure nga lang kung fiber composite material din yung ginamit dito sa pinakailalim, pero nakakatawa na ginawa niya na smoky transparent vibe ito kasi masyadong plain nga naman kung all white lang din yan. Yung implementation ng Pixar 3395 sensor up to 26,000 dpi is impressive. Well, kung nagawa naman na ng Ninjutsu yan, for sure wala na tayong kailangan initpick pa sa overall tracking performance ito. And yung combination ng pinakabagong Nordic 52840 MCU na equipped dito for the overall lowest latency possible, lalo na pag nakakikin yung competitive mode ng mouse na ito, you can really feel the difference right away. Actually, nakontento na lang din ako sa consistent 1000Hz polling rate na kayang ibato nito as of now, kahit pa nanggaling ako sa isang 4000Hz wireless gaming mouse. So yeah, it's a 9.8 out of 10 gaming mouse product for sure, but I want this gaming mouse nga lang to be cheaper pa ng onting-onti lang naman kahit pa fiber composite yung entire frame nito. Don't get me wrong, hindi siya mahirap i-recommend sa mga enthusiasts or hardcore gamers talaga sa competitive scene na wait talaga yung magbo-boost sa personality and style nila in-game, or kahit sa mga taong gusto lang i-explore yung tutok mo sa under 50 grams category, this is a perfect product for you. But yung 5 to 7 grams lang na difference sa current competition, kung magpapakapraktikal tayo, medyo mataas yung 6,900 pesos SRP without the 8K dongle kung sinama na sana nila para complete meal na wala na tayong kailangan tansyahin pa. Pero kung iisipin natin maigi, sadyang pinanghahawakan lang din siguro ng brand and ng release na ito yung no holds design with solid structural rigidity for this weight class, at na-deliver naman nila iyon properly. Kaya para sa akin, still reasonable naman na i-demand nila yung SRP na ganito sa ngayon. Lalo na kung mag-focus tayo again sa shape, weight, and performance. Performance side talaga ng produkto with its latest tech inside, eh hindi talaga nakakabitin yung experience. Design-wise, it's not super appealing. Yes, lalo na kung itatabi natin siya sa current trend ngayon. Parang Ninjutsu gaming mouse lang rin yung vibe kung tutuusin. Kaya I want them to explore pa sana or mag-risk pa ng onti ng ibang style para magkaroon sila ng mas matatag na signature. At the end of the day, nakakatawa lang din na meron tayong mas updated and mas compact version ng isang Logitech G307. Definitely pumasok ito ngayon sa top 5 the best performance-based wireless gaming mouse ko. Kahit panuknukan ito ng gaan, I can guarantee na iba pag ginagamit at tinututok mo na, kasi yung combination ng shape, build quality, mouse gliders will give us the stability we need for this mouse. Again, effortless gamitin. Pero sakaling too much sa'yo yung lightness nito, I suggest partneran na lang natin ito ng controller and software mousepad para makapag-produce ng mas stable physical performance. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless.